Hindi tayo sumasang-ayon sa panunukso ng mga makasalanan. June 6. Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag, sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan, at sila'y nagmamadali sa pagbububo ng dugo. Kawikaan, Kabanata 1, Talata 10 at 16. Hindi ligtas para sa nag-aangking tagasunod ni Kristo na makisama sa mga bulagsak at walang ingat, sapagkat madaling bagay na tingnan ang mga bagay ayon sa kanilang pananaw, at nawala lahat ng pagpapahalaga kung ano ang ibig sabihin na maging isang tagasunod ni Jesus. Bantayan ang inyong sarili sa partikular na puntong ito. Huwag maimpluwensyahan at mawaglit na mga may dahilan para makilala mo sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa na hindi nakaugnay sa Diyos. Pakinggan ang tinig ng Diyos. Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Iyong mga pinangangasiwaan ng Espiritu ng Diyos ay dapat panatilihing gising ang kanilang mga kakayahan sa pag-unawa, sapagkat dumating na ang panahong susubukin isa-isa ang kanilang integridad at katapatan sa Diyos. Huwag kayong gumawa ng pinakamaliit na inhustisya upang makakuha ng kalamangan para sa inyong sarili. Gawin sa iba sa maliliit na bagay pati rin sa malalaki. Ang gusto ninyong gawin din ng iba sa inyo, sinasabi ng Diyos na, kayo'y aking mga saksi, kumilos kayo para sa akin. Kung mag-aalis lamang ang kortina, makikita ninyo ang sansinukob na nagmamasid na may matinding interes sa isang taong tinutukso. Kung hindi kayo susuko sa kaaway, may kagalakan sa langit. Kapag narinig ang unang mukahi ng mali, magpadala ng panalangin sa langit, at pagkatapos ay matatatag na labanan ng tuksong guluhin ang mga prinsipyong hinatulan sa salita ng Diyos. Sa unang pagkakataong dumating ang tukso, harapin ito na parang tiyak at nang hindi na ito uulit kailanman. Lumayo sa tao nagpakita sa inyo ng maling mga gawain. Matatag na talikuran ang manunukso at sabihin, dapat akong humiwalay sa iyong impluensya, sapagkat alam kong hindi ka naglalakad sa mga yapak ng aming tagapagligtas. Kahit na hindi ninyo nadaramang kaya ninyong magsalita sa mga gumagawa ng mga maling prinsipyo, iwan ninyo sila. Maari may magagawa ng masikit pa sa mga salita sa inyong paglisan at katahimikan. Magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay pumipili ng pinakamabuti.